Sumisigaw kahit di naririnig. The patient is now out of coma. Thank God! Pinakinggan na ba ni Lord ang mga dasal mo? Salamat, Angela. Sana ikaw din. Sana pakinggan niya ng hiling mo. Sana mahanap mo na yung pamilya mo. Tatayo na lang ba tayo dito at papanoorin sila? Kung ako sa'yo, bakura mo na yung babaeng yan. Para wala tayong problema. Kung sakali, sir, na magising siya, sabihin niyo kaagad sa amin. Nang sa ganun, malaman na natin kung sino talaga ang gumawa sa kanya nito. May gustong pumatay kay Glenda? Sino? Ay, hindi ba po gumigising si Tita Glenda eh. Yun din po ang inaantay naming lahat. Sino nga lang bitukang gagawa nun? Na pinapangako ko sa'yo. Hahanapin ko ang taong gumawa nito sa'yo. Pananagutin ko siya. Ay, Kaglenda! Buwisin ka talaga sa buhay ko! Ah! Bumulpa ka! Nasa buhay pa ka! Buhay pa siya! Bakit siya buhay? Paano nangyari yun? Alam na ikaw ang sagot sa aking pagtatanong. Elmo, salamat ah. Salamat sa pagsama at saka sa paghatid na rin sa akin ngayon. Angela, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Nakita ko kasi kayong magkayakap ni Calvin kanina. Nakita ko kung paano mo siyang yakapin. Alam mo po ba siya? Alam ko, wala ka sa posisyon para itanong to pero Angela, gusto ko lang malaman. Elmo, kaibigan ko pa rin naman si Calvin. Kaibigan natin, dinadamayan ko lang siya. Mabuti naman kung ganun. Bakit? Eh kasi, paano naman ako magkakaroon ng space sa puso mo kung may laman na yun, di ba? Tsaka isa pa, taken na siya eh. Mas maganda kung umiwas ka na lang sa kanya. Baka mamaya, saktan ka lang ni Claire. Hayaan mo siya. Tinulungan lang naman natin si Calvin. Alam ko naman yun. Pero kilala naman natin si Claire, di ba? Walang preno yun. Ikaw lang naman yung naalala ko, baka saktan kanya ulit eh. Huwag ka na masyado mag-alala, Elmo. Nakita na si Tita Glenda. Wala naman sigurong dahilan na si Claire ngayon para awayin tayo. Tinulungan lang naman natin si Calvin eh. Pwede nang dumistansya ulit. Nakatulong na eh. Anong dumistansya? Hiwalay ka ulit kay Calvin? Hindi ko alam. Siguro. Eh, hindi naman yun ang dapat na inaatupag at iniisip ko. Dapat pinagtutuunan ko ng pansin yung paghahanap ko sa pamilya ko. Si Calvin, nakita niya na si Ma'am Glenda. Sana ako rin, mahanap ko na rin yung mga magulang ko. Hello, papunta na ako dyan. Pasave na lang ako ng parking, ha? Dala ko yung kotse ni Margaret, eh. Hindi ko alam yung plate number nito. Te-text ko na lang sa'yo. Sige, bye. Yeah, Sandra. Sir, yung plate number po, hindi nyo pa na-text? Oo nga pala, nakalimutan ko. Nagda-drive lang ako. Ah, okay, sir. Nandito na rin po si Mr. Ruiz. Ah, ganun. Ah, sige, papunta na ako kamo. Dala ko na rin yung revisions kamo, ha? Salamat. Jella. Ano mo? Pasok ka. Abo ka. Angela. Galing ako sa resort, ha? Hindi ka raw pumasok. I just wanted to check on you.
Parang medyo pagod pa kasi ako, kaya hindi na ako bumangon kanina. Oh. Mukhang tumuloy na isipon mo. Tingin nga. Oh, nilalagdat ka na, Angela. Mabuti pa magpahinga ka na lang dito, ha? Binukuan ba ng gamot? Saan ba ilagaan mo gamot dito? Ikaw nga kita. Alam mo, it's okay. Uminom na ako ng gamot kanina. Salamat. Gusto mo ba? Sama muna kita dito? Naku, hindi na. May pasok ka pa, di ba? Okay lang ako. Matutulog lang din naman ako ngayon, eh. O, sige. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo ako, i-text mo ako, ha? Sige na. Pahinga mabuti, ha? Salamat. Sige na. Ano magsasara? Salamat. Ingat ka. Angela, lika, sumilong tayo. Dali! Hindi kita dapat iniisip ng ganito. Katulad ng sinabi ko kay Elmo, nakatulong na ako. Tama na yun. Hanggang doon na lang dapat yun. Kasi ang iniisip mo. Wala. Pagod lang siguro ako. Sa dami ng mga nangyayari dito. Pati kay Mami. May kasalanan ka pa sa akin, ah. Hindi mo sinabi sa akin na magkasama kayo ni Angela. In fact, yung huling magkausap tayo, ang sabi mo hindi mo siya kasama. Kataon lang naman, Claire, eh. Ano, mabuti nga nandun si Angela, eh. May kasama ako. O lang, hindi ko alam ang gagawin ko pag ako lang mag-isa. Well, kung ako yung tinawagan mo, edi sana sumunod ako. Pero okay lang yan. Nandito naman ako eh. Kumain ka na. Elmo. Lovin. Kamusta? Ito, okay lang ako. Nandito pa rin ako sa ospital. Uminom ka na ng gamot pag sumama katawan mo. Unahan mo na. Hindi ka pwedeng lumapit kay Tita Glenda pag nagkasakit ka. Alam mo naman, prone pa siya sa infection ngayon. Bakit mo na ako magkakasakit? Eh, di ba nga nagpaulan kayo ni Angela? Eh, ayun, si Angela may sakit na. Si Angela? May lagnat? Kawawa naman siya. Eh, yun nga rin dahil lang kaya ako tumawag eh. Baka hindi muna ako makapunta dyan. Bibisitahin ko si Angela after work. Nasaan yung pasyente dito? Ma'am? Anong ma'am? Ang sabi ko, nasaan yung pasyente dito? Si Glenda! Yung Mrs. Manahan po ba? Ililipat na po siya ng ospital sa Maynila, ma'am. Hindi po ba kayo nasabihan ng pamilya? Eh, sana wala ako dito kung nasabihan ako, di ba? Bakit ba hindi pa namatay ang Glenda na yun? Ngayon kailangan kong bakulat si Larry para masiguro hindi ako mapapahamak. Thank you.
I'll book a flight. I'll see you. Angela, ba't hindi ka pa natutulog? Nagnat ka pa? Hindi pa po ako inaantok, Tito. Ano ba iniisip mo? Tito, buti pa po si Calvin, no? Bilis niyang nahanap yung mami niya. Samantala ko, tagal ko nang pinagdarasal na makita ko yung pamilya ko. Hanggang ngayon, hindi pa din nangyayari. Angela, sabi nga nila, may sariling dahilan at timing ng Diyos. Ibibigay din yung pinagdarasal mo sa tamang panahon. Kailan po kaya yun? Tagal-tagal na po kasi. Dito na sana kaya yung mga pangulang ko. Sana... Sana inaanap din nila ako. Sana nakukulila din sila sa akin. Sana katulad ko. Sana ganito na sila kasabik na makasama ako. Kasi gusto ko na sila makilala. Grabe din yung nangyari kay Glenda, no? Pero alam mo, kahit ganyan yung nangyari, kung iisipin mo, babait pa rin ang Diyos sa kanya at sa pamilya niya. Dahil hindi nagtagal yung paghahanap ni Francis at ni Calvin sa kanya. Iniisip mo na naman ba ang anak mo? Sana ate magkaroon din ako ng solid na lead. Parang yung nangyari kay Calvin tsaka kay Glenda, no? Para mahanap ko si Anna. Ano ba, wala namang magulang na nakakalimot sa mga anak nila. I'm sure yung mga magulang mo, pag makita ka noon, matutuwa yun. Dahil lumaki kang maganda, mabait at masunurin. Kaya tama na yan. Tama na. Di talaga kompleto yung buhay ko. Agad siya nakikita eh. Claire, anak, huwag ka ma-offend. Alam mo naman, anak, na mahal kita, di ba? Kaya lang talagang miss na miss ko na si Anna. Miss ko na siya. Alam mo, miniisip ako. Gusto mo, manawagan tayo sa TV, sa radyo, sa dyaryo. Maghanap tayo ng mga magulang na nawawala ng anak. Tapos lalagay natin yung edad mo. Estimate na lang natin. Tito, sa tingin mo, makakatulong yun para makita ko po sila? Well, oo, siguro. Subukan natin. Huh? Tito, ako na po. Alfred, anong ginagawa mo dito? Nabanggit sa akin ni Elmo na may sakit ka daw. Salamat. Oh, Calvin. Pasok ka muna. Mauna muna ako. Pasok lang sa kwarto. Sige, balik ka. Upo ka. Calvin, salamat dito ah. Pero di ba dapat nasa ospital ka? Ah, nagpaalam naman ako kay Daddy eh.
Tsaka isa pa, makakabalik din ako agad. Kasi nakauwi na si Mami ng Manila. Eh, lumaan lang talaga ako para kamustahin ka. Angela, sorry ah. Kasakit ka patuloy. Wala yan. Huwag mo akong alalahanin. Konting pagod at sipon lang naman to. Okay lang ako. I'm fine. Ah. May dala akong para sa sakit ng ulo. Ito yung ginagamit sa akin ni Mami dati. Sakit yung ulo ko. Sa'yo, bakit ka ika-ika? Nabagsakan kasi ng paso. Paso? Sandali, sandali. Gamutin natin. Hindi ka. Calvin, naalala mo dati. Pinahiran mo rin yung pa ako nung napilayan ako. Tayo yung alam sa mga ganyan, no? Oo naman. Lagyan din natin yung... nalagay ko sa ilong mo para makatulong sa paghinga mo. Ay! Ako hindi! Angela? Calvin? Hindi ka pa ba hinahanap sa ospital? Baka kailangan mo nang bumalik doon. At saka isa pa, baka inaantay ka na ni Claire. Salamat. Okay lang ako. Ha? Ba't ka nahihiyak pa akin? Ay, hindi, tumawag yung project manager eh. Pero pupunta ako sa Singapore. Project dun eh. Really? That's good. I mean, it's good na tuloy-tuloy na yung project na yan. Don't worry, ako bahala dito habang wala ka. Dito sa bahay at saka sa resort. Ay, ikaw na rin bahala kay Angela. Eh, alam mo naman nilalagot yung bata eh. Kaya, tulungan na kita. Ito, hindi mo ba kailangan to? Hindi. Ito na. Nakuha ko ng mga papeles dyan. Thank you. Ingat po kayo doon. Salamat. Pagbalik ko na lang natin hanapin mga magulang mo, ha? Promise yan. Mm-hmm. Ingat po. Are you sure you don't want me to bring you to the airport? No, huwag na. Mga traffic lang ay pauwi. Sige, if you say so. Ganti ko. I miss you. I miss you too. Enjoy ka doon, ha? Pero huwag masyado. Maplanuin pa natin yung wedding natin. Sige.
Swerte-swerte ko talaga. Sige lang, Larry. Lumayas ka muna. Pagbalik mo, sisiguraduhin ko wala nang sasagabal sa atin. Mukhang may nauna na sa akin, ah. Elmo? Hindi ko na siguro kailangan itanong kung kanino ito nanggaling. Kay Calvin, dumaan siya dito kagabi. Angela, alam ko, natanong ko na sa'yo kung mahal mo pa siya. Hindi ko na lang natatanong, eh, kung nakalimutan mo na siya. Ayan ka na naman sa mga ganyang klaseng tanong mo. Kasi Angela, kung hindi pa, nakahanda akong tulungan ka para makalimutan mo siya. Angela, alam ko focus ka ngayon sa paghahanap sa family mo. Pero, hayaan mo lang ako. Hayaan mo ako iparamdam sa'yo kung gaano kahalaga sa akin. Pabayaan mo akong damayan ka, samahan ka sa lahat. Angela, pinapangako ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan mabigo. Nabanggit sa akin ni Elmo na may sakit ka daw. Angela, sorry ah. Nakasakit ka patuloy. Nalagay ko sa ilong mo para makatulong sa paghinga mo. Ginagawa mo dito? Naalala ko si Ana eh. Napadaan ako dito, kaya bumaba ako. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Naalala ko din si Ana. Ang dami kasi nating magagandang alaala dito eh. Hindi ko nakakalimutan lahat yun. Larry, sa tingin mo ba may pag-asa pang mangyari uli? Tingin mo ba mahanap pa natin yung anak natin? Umiiyak ako. Alam mo naman ayaw ko nakikita umiiyak eh. Wow, ano naman yung babe ko nakatulog na ako. Angela. Itigil mo na yung panliligaw mo sa akin. Ang dami mo nang ginawa para sa akin, pero ako, hindi ko yun mabalik sa'yo. Dahil sa'yo, ako'y mag-